lumipat kami sa kabilang bangka, tapos susunod naman daw yung bangkang sinasakyan namin. Dito na tayo sa fishing vessel natin. Nagpatuloy ang mga mangisda sa paghahanap ng payaw. Ito ng hiwain. Ito yung palatandaan, pagka may nauhuling pirit, may chance ang may tuna. Pero ang sabi nga nila, alanganin sila sa lugar na ito dahil madalang. Sa isang araw daw, maswerte na kung makahuli ka. Ngayon, kuya, anong gagawin natin ngayon? Ba't natin hiniwa-hiwa? Pwede niyan gitong ano, para paon. Pwede niyan, pwede din kaya ganito. Para sa tuna pa rin yan? Oo. Ito ang ginagawa namin. Pag hindi sila kumain sa buhay ng pirit. Ito. Tanggalin ito sa ano, mga 60 na ano, 60 tuna. 60 na dupa. 60 feet. Oh, 60 feet. Oh, ito. Matanggal ito. Ganyanin ko mamaya. Isa sa mga pinarahan naming mga payaw, nakailang oras din kami doon. Sabi ni Kuya Melvin, yung kapitan na mangisda, wala daw mga tuna doon. Malayo sila, umaabot ng mga ilang kilometro ang ikot nila. And I feel na nape-pressure din sila na makahuli. Kasi explain sila ng explain na kami, kung kami lang masusunod, dapat sa Indonesia kami mangingisda. At mula sa aming kinaroroonan, 10 oras na lang daw ang layo namin sa border ng Indonesia. May peligro na mahuli ng otoridad dahil illegal fishing na ito. At noong nakaraang taon, isang Pilipinong mangingisda ang nabalita ang binaril ng Romorondang Indonesian Police nang mahuling itong illegal na pumasok sa kanilang teritoryo. Maganda sana Indonesia, kasi makikita mo eh kapag maganon yung tuna. So finally, ano, after many hours of going here, narating na rin natin yung payaw. Ito wala nang mga ibang bangkang buhay, tayo lang. May nakita kaming mga bangka na dumadating. Lumapit sila sa amin kasi naubusan na sila ng ice. Naubusan sila ng ice. Kapan pa rin, kumpanya pa rin ito na nililiyar. Kira yung dalawang makina namin? Oo. Saan po kayo galing? Sa Tahuna. Sa Pusa. Indonesia. Kasi sila rin ito. Walang ano daw, walang patrolya. So, paminsan-minsan lang makahuli dito. At inasosyo namin, ano, tinanong namin sila, ilan yung nahuli niyo na isda? Ano yung pinakamalaking huli niyo dito? Ito. Ilang, yan? Mga 100 siguro yan, sir. 100 kilo? Oo. Magkasyado yan. Abot yan ang buntot niya. Abot sa giliran. Big eye. Ay, hindi natin makita, ano, ha? Yung big eye. Ito yung makita, sir, kasi mayroon tubig, ba? Sa ilang linggo kayo sa Indonesia? 4 na araw lang kami doon. Meron silang nahuling big eye na tuna. Yung big eye na yan, rare siya, eh. Kasi ang parating nahuhuli dito is yung yellowfin na tuna. Dadalhin na raw nila ang kanilang huli sa port para ibenta. Pero malaki man ang peligro na posible nilang karapin, sa malayong lugar, handa silang sumugal sa ngalan ng tuna. At dito magsisimula ang aming buhay.
Kinukumbinsi nila kaming pumunta sa Indonesia at doon mangisda ng tuna. Pero ang aking mga kasama nagsisimula ng magkasakit. Hello.